Good day sa inyo, Sir Van. Ganon din naman sa mga kapwa ko supporter ng inyong channel. Kilalanin nyo na lamang akong Reynald. Ikukwento ko lang sa inyo ang karanasan ko noong isa pa akong gwardiya sa isang mayamang kumpanya sa Makati. Sanay na ako sa pagbabantay. Pero kahit kailan hindi ako na-assign ng panggabi. Kakalipat ko lang sa kumpanya na yon. At nung mga time na yon ay talagang nag-a-adjust pa ako. Sanay kasi ako na nasa gilid lang kami ng kalye. Pero ako ay nasa parking lot. Mas nakakaantok doon dahil tahimik. Lalo na kung madaling araw. Pangatlong araw ko pa lang doon ay nasubok na agad ang katatagan ng loob ko. Nakaupo lang ako sa may maliit na guardhouse namin. Sa pagkakaalala ko, alas tres na yata ng madaling araw noon. Inaantok na ako noon, kaya papikit-pikit na ang mata ko. Mga ilang sandali lang ay may nakita akong babaeng tumakbo papunta sa likuran ng kotse. Pinituhan ko agad kasi akala ko may nangyayaring hindi tama. Inisip ko na baka may nag-aaway na namang magkasintahan. Nakasuot ng kulay itim na dress yung babae at mahaba yung buhok. Di ko nakita yung mukha niya dahil nakatalikod. Bukod pa doon ay malayo siya sa akin at halos pitong kotse ang distansya niya. Hindi man lang tumugon o lumingon yung babae. Napilitan tuloy akong lumapit doon para malaman kung ano bang nangyayari. Nagtaka at napaisip na lang ako nang nawala na lang bigla yung babae, Sir Van. Wala siyang ibang madadaanan doon, kaya kung sakaling aalis siya ay makikita ako naman. Sumilip na ako sa ilalim ng mga kotse. Sa pagbabaka sakaling doon nagtatago ang babae. Pero nung puntong yon ay nabigo lang din ako. Wala na naman akong nakita. Mas lalo tuloy akong naguluhan. Hindi ko malaman kung namamalikmata lang ako dahil sa antok. Nangiangat ko na ulit ang tingin ko ay nakita ko ulit yung babae. Pero sa pagkakataon na yon ay nasa kabilang side naman siya ng paradahan. Miss, ano bang problema mo? Pasigaw kong tanong dahil medyo naiirita na ako. Akala ko nung mga sandaling yon ay magsasalita na siya. Huminto kasi saglit sa paglalakad. Pero nang lapitan ko na ay bigla na naman siyang tumakbo. Hinabol ko siya hanggang sa makarating kami sa fire exit ng building. Nakita kong pumasok siya sa maliit na kwarto kung saan nilalagay ang mga fire extinguisher. Miss, bawal dyan! Sigaw ko sa kanya. Pero di niya ako pinakinggan. Nang makarating na ako doon wala na naman akong nakita. Napapailing na lang ako kasi wala siyang ibang lalabasan sa silid na yon. Mga ilang sandali lang ay saka ko napagtanto ang isang bagay. Dali-dali akong bumalik sa pwesto ko. Ang laki kong tao pero bigla na lang akong natakot. Pumasok kasi sa utak ko na baka hindi naman talaga tao yung babae. Baka isa siyang kaluluwa gaya ng mga kwento-kwento ng kapwa ko guard na kapalitan ko. Napadukot na lang talaga ako ng rosaryo sa bag sabay nagdasal ng ama namin. Kinaumagahan, bago ako umuwi, pinasadahan ko muna ng ronda ang buong parking lot. Isa lang ang nakita kong kakaiba, Sir Van. Yung mga bakas ng paa sa pader na papaakyat sa kisame. Bago pa may mangyari sa akin ay nagmadali na akong umuwi. Hindi ako pinatulog ng karanasan na yon. Sa tagal ko sa pagiging secure, first time ko lang makaranas ng ganon. Hindi ko alam kung bakit. Nagbantay din naman ako sa sementeryo. Pero ni isang multo walang nagpakita. Sa parking lot na yun lang talaga. Mabilis na lumipas ang mga oras at papasok na naman ako. Halos 2 oras lang ang itinulog ko. Bandang alas 7 ng gabi ay nakipagpalitan na ako sa kasama ko. Noong mga sandaling yun ay nanatiling kalmado lang naman ang lahat. Normal naman yung mga taong lumabas sa sasakyan, kaya magaan pa ang kalooban ko noon. Paglipas ng ilang oras ay nakakabinging katahimikan na naman ang bumabalot sa paligid. Medyo nag-aalangan akong rumonda noon kasi wala man lang akong makitang tao. Wala ring dumadating para pumarada. Kahit nakakatakot,
ay nilakasan ko na lang ang loob ko. Mabilis akong naglakad at tinututukan pa ng flashlight ang bawat sulok kahit maliwanag naman. Nang nasa bandang kalagitnaan ako, nagulat ako nang biglang may babaeng lumabas sa isang sasakyan. Kumalma rin naman ako agad nang mapansin kong normal lang din siya. Nakasuot siya ng itim na dress din, pero alam ko na hindi siya yung nagpapakita sa akin. Maganda yung babae at palangiti. Bigla niya akong tinanong kung may nakita raw ba akong babae na lumabas sa kotse niya bukod sa kanya. Malayo pa lang daw kasi siya ay nakita na niyang may tao sa loob. Pabulong ako nagsabi sa kanya na baka kaluluwa ang nakita niya. Kinuwento ko rin sa kanya ang babaeng halos pareho din naming nakita. Pagkasabi kong yun, ay nag-iba ang reaksyon ng mukha niya. Para siyang natakot, kaya nagmadali siyang maglakad palayo. Ewan ko rin ba, pero bigla na lang ang weirdo nung babaeng nakausap ko. Palagay ko nga ilang araw na rin siyang nakakaranas ng kagaya ng sakin. Makalipas pang ilang oras at sumapit na naman ang umaga. Himala na walang nagparamdam sa akin ng babaeng multo. Kaya kahit papano ay masaya ako nung umagang yon. Nang dumating na yung kapalitan ko, may dumating din na tatlong lalaki at nag-usap-usap sila. Paalis na sana ako. Narinig ko na may hihilain pala silang sasakyan sa parking lot. Na-curious ako kaya tinanong ko kung anong sasakyan. Sinundan ko sila nang may pumasok ng truck na maghihila. Laking pagtataka ko nang kabitan nila ng makapal na kadena yung sasakyan ng babaeng nakausap ko. Nang tanungin ko sila kung bakit nila hihilain yon, ay kinilabutan na lang ako sa sinabi nila. Ah, patay na yung babaeng may-ari nito. 4 na araw na nakakalipas. Pinatay daw ng boyfriend. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po. Hello po. Good evening sa inyong lahat. At ganun din po sa inyo, Sir Van. Ang pangalan ko po ay Sese. Isa po akong babaeng gwardiya na nagbabantay sa isang lumang simbahan sa Pampanga. Dahil naging puntahan din ng mga foreigner ang simbahan na yon, nag-assign na ang pamunuan ng Pampanga ng mga gwardiyang magbabantay doon. At isa nga ako sa maswerteng napili na lumipat. Masaya ko namang tinanggap ang trabaho na yon. Dahil bukod sa araw-araw na akong makakapagsimba, isang sakay lang ang simbahan mula sa amin. One time habang rumoronda kami ng kasama kong si Francis, narinig namin na tumutunog ang kampana. Nagkatinginan kaming dalawa kasi 2:00 na ng madaling araw nung mga oras na yon. Simbang gabi lang namin naririnig na tumutunog yun sa madaling araw. Pero buwan pa lang ng July noon, kaya malabong tumunog yun dahil may simbang magaganap sa ganong oras. Nagkabiroan pa kami ni Francis na baka mamaya may kampanerang kuba sa itaas. Gaya na lang ng napapanood namin noon sa TV. Nagtawanan lang kaming dalawa habang kung saan-saan namin tinututok ang dala naming flashlight. Makalipas lang ang ilang minuto, napatingala nga kami sa itaas ng kampana. Kakaiba na kasi ang tunog ng kampana. Hindi na masarap sa tenga. Sa bilis ng pagpapatunog parang nakakatakot na yung lumalabas na tunog. Tiningnan namin ng mabuti ang kampana habang nasa baba lang kami. Lumipat kami ng bahagya nang mapansin namin na may tao nga roon. Isang babaeng mahaba ang buhok. Hindi na nakatiis si Francis kaya sinigawan na niya yung nagpapatunog ng kampana. Hoy! Tigil mo yan! Nakakabulahaw ka ng mga tulog! Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkalimbang ng kampana. Hindi kami pinansin ng babae. Sinubukan kong magbigay sa kanya ng babala sa pagbabaka sakaling matatakot siya. Kapag hindi ka tumigil, tatawag na kami ng pulis. Hindi pa rin siya nakinig sa akin, kaya nagpasya kami ni Francis na pumasok ng simbahan. Bukas naman yon, kaya malaya kaming nakapasok doon. Dali-dali kaming umakyat sa kinaroroonan ng kampana. Pagdating namin ay wala na kaming nakitang tao.
Pinagtulungan pa nga namin ni Francis na pigilan ang pagkalembang. Isang malaking katanungan para sa amin kung papaanong nawala ang babae. Malabo rin naman siyang tumalon sa baba dahil napakataas nun. Bago kami umalis doon ay may nakita pa akong lumang panyo. Parang pangkastila yata yung panyo na yon. May mga ganun din kasi ang lola ko kaya medyo pamilyar ako. Nang makababa na kami ay hindi na muling tumunog pa ang kampana. Kahit tahimik na ang buong paligid, para bang paulit-ulit pa rin naming naririnig ang tunog. Nakakarindi, nakakatulig. Natapos ang duty namin nang hindi pa rin namin nakikita yung misteryosong babae. Pag-uwi ko sa amin, pinakita ko sa 90 years old na lola ko ang panyo. Kinumpirma ng lola ko na yung panyo nga na yon ay sobrang luma na. May inilabas siyang katulad ng kanya. Hindi daw yun panahon ng Kastila, kundi sa panahon daw ng mga Hapon ginawa yung panyo na yon. Dahil sa sinabi ng lola ko, narealize ko na baka matanda na rin yung nakita namin. Pero nakakapagtaka pa rin kasi papaano siya makakaakyat at mawawala na lang ng basta. Pagbalik namin sa duty ay napag-usapan namin ni Francis na abangan kung tutunog ulit ang kampana. Naghintay kami ng ilang oras para doon. Mga bandang alas dos na naman, nagising ang diwa namin nang marinig na namin ang kakaibang tunog ng kampana. Parang maghahatid sa huling hantungan yung tunog eh. Nakakapanayo ng balahibo. Nagmamadali kaming dalawa ni Francis na tumakbo papunta doon. Napahinto pa kami sa hagdanan nang marinig namin na biglang huminto ang kampana. Dahan-dahan kaming umakyat. Si Francis ang pinauna ko kasi siya ang lalaki. Mga ilang sandali lang ay may nasilip na nga kami sa itaas. Isang babae na nakatalikod sa amin. Nakasuot siya ng parang pangsinauna. Yung parang katulad sa suot ni Maria Clara. Pero yung kanya parang luma at marumi na. Sinubukan naming kausapin yung babae. Hindi siya humaharap nung una. Pero hindi naman kami tumigil hanggat hindi siya nagsasalita. Miss, hindi ho kayo pwede rito. Bawal po ang tao rito, sabi ni Francis. Narinig na lang namin na unti-unti na siyang tumatawa. Otomatikong nanlamig kami at kinilabutan kami ng mga sandaling yon. Hindi namin mapaliwanag yung kaba. Tagaktak din yung pawis namin sa noo. Inulit ni Francis yung sinabi niya at sa pagkakataong yon ay unti-unti nang humarap sa amin yung babae. Maputi ang mukha niya at nanlilisik ang mga mata, Sir Van. Nataranta kami ni Francis kaya dali-dali kaming bumaba. Muntikan pa nga kaming mahulog sa hagdanan sa sobra naming takot. Para kaming mga tangang naduwag sa isang nilalang na hindi namin alam kung ano. Nang makalabas na kami ng simbahan, bigla na namang tumunog ang kampana. At sa puntong yun ay hindi pa rin umaalis doon ang misteryosong babae. Mas malakas na ang pagpapatunog niya ng kampanang yun. Masakit na sa tenga, kaya napilitan na lang kami na umalis. Bumalik kami isang oras makalipas. At wala na roon ang babae, pero nasa dibdib pa rin namin ang takot. Nang magliwanag na, ay may kinausap kaming street sweeper doon. Madalas naming makita ang lalaking yon na naglilinis sa tapat ng simbahan, kaya naisip namin na baka may alam siya sa naranasan namin. Pero ang sabi lang niya, dati raw natambayan ng mga Hapon ng simbahan na yon. Doon din mismo pinahirapan ng ibang babaeng Pilipino at pinatay. Kaya baka raw yung nagpakita sa amin na babae ay isa sa mga biktima ng mga Hapon na hanggang sa pagkakataong yun ay hindi pa rin natatahimik. Sa mga sumunod na araw ay hinayaan na lang namin ang nagkakampana sa itaas kasi sa totoo lang, kami lang din pala ni Francis ang nakakarinig ng kampana. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Van. Magbabahagi ako ng karanasan bilang isang dating gwardiya sa isang kilalang mall sa Alabang. Walang iba kundi ang Star Mall.
Itago niyo na lang ako sa pangalang Oyo. Ang karanasan kong ito ay nangyari lang 2 taon bago masunog ang nasabi kong mall. Sa mga hindi nakakaalam, may sinihan po talaga sa Star Mall. Pero noong time na yun ay bibihira lang din ang nanonood. Tsaka kasagsagan din kasi ng pandemic. Pero kahit na madalas walang mga pumapasok doon, tuloy pa rin ang trabaho ko sa pagbabantay doon. Always open naman ang sinihan na yun, kaya always din naman akong nandun. Sa ilang buwan ko nang nagbabantay doon, ay wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Ang katwiran ko kasi sa sarili ko, magpapakita lang ang mga multo kung iisipin mo sila. Kaya siguro ayaw nilang magpakita sa akin dahil puro utang ang nasa isip ko noon. Balik tayo sa kwento. Sabi ng ibang gwardiya na kaibigan ko, may mga nagpapakita daw sa loob ng sinihan ng Star Mall. Aware naman ako doon kasi nagkalat na yung ganyang kwento sa YouTube. Lahat sinasabi yung parehong haka-haka. Nakesyo may mga multong araw doon. Kaya kapag manonood daw, dapat marami kayo. Kasi kapag nagkaroon ng espasyo ang ibang upuan, doon daw napwesto yung sinasabi nilang multo. Natatawa na lang ako noon kasi hindi ko pa talaga siya nararanasan. November 1, nag-duty pa rin ako kahit na dapat nasa sementeryo ako. Alas 3 yata ng hapon noon. Sobrang tumal ng sinihan. May pumapasok pero mangilan-ngilan lang. Nang mabakante na lahat ng upuan, pumasok kami ni Greg sa loob, yung janitor na maglilinis ng kalat ng mga nanood. May pinag-uusapan lang kami ni Greg habang naglilinis siya, nang bigla siyang napahinto. Tinanong niya ako kung sino raw yung dumaan sa likuran niya. Sinabi kong wala naman talaga, pero pinipilit niya na meron. Ang sabi pa nga niya, babae raw. Nakita niya kasi sa anino na mahaba ang buhok. Tinawanan ko lang siya kasi akala ko nagbibiro lang. Nawala na yung ngiti ko nang biglang may kumalabit sa akin sa likod. Pagharap ko ay wala naman akong nakitang tao. Nagtaka si Greg kung anong nangyari sa akin. Nagpaalam na kasi ako agad sa kanya. Paglabas ko, hindi na mawala sa akin yung kumalabit. Hindi na ako nakapag-focus sa trabaho. Pinipilit kong alisin yun sa isip ko, pero ayaw talaga. Nang lumabas na si Greg, ay kinausap niya ako ulit. Alam niya na may naramdaman din ako, pero hindi ko na lang din inamin. Kinagabihan, ay may mangilan-ngilan ng nanonood. Halos kalahati ng row ng sinehan ay napuno. Pansamantalang nawala sa isip ko yung mga kababalaghan na sinasabi ni Greg. Nakatayo lang ako sa daanan habang sinusuyod ko ng tingin ang mga nanonood. Sa kaliwang banda ng sinihan ay may nakita akong mag-ina na nasa sulok. Kahit nasa malayo ako, ramdam ko na hindi sila kasama sa mga nagbigay sa akin ng tiket. Nakapwesto kasi sila sa likuran. Doon pa sa mismong mga bakante. Naisipan ko lapitan sila para pausugin sana doon sa tamang upuan. Okay lang po ba na umusog po kayo sa unahan? Tanong ko sa kanila, pero hindi man lang sila lumingon sa akin. Maya-maya lang ay may gulatan moment na sa pinapanood, kaya napalingon ako sa screen. Nang balikan ko ng tingin ang magina, ay nagtaka ako dahil wala na sila. Napamura na lang ako sa sarili ko nung mga oras na yon. Nilingon ko ang buong paligid, pero wala na akong nakitang magina. Hindi pa ako nakontento at nilibot ko ang buong sinihan. Doon ko napagtanto na totoo nga talaga ang sabi-sabi sa kwento. Na sa sinihan na yon ay lagi may iba kayong makakasama. Kinuwento ko kay Greg ang nangyari sa akin noong kaming dalawa na lang sa sinihan. Sumang-ayon naman siya agad sa akin kasi mismong siya rin daw ay madalas na makaranas ng ganon. May pagkakataon pang araw na nung wala ako, nakita niya raw maraming nakaupong mga tao. Pero lahat daw nang yun ay madudungis at walang mga mukha. Lalong nadagdagan ang isipin ko noon dahil sa pinagkukwento ni Greg. Pero syempre barako ako. Nagpanggap na lang ako na hindi natatakot sa ganong bagay. Alas 8 ng gabi at naghahanda na rin kami para magsarado.
Nagpasama sa akin si Greg kasi natatakot din siya. Habang nagwawalis siya ay nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano. Pilit namin iniiba ang nasa utak namin habang nandun kami. Kapag kasi iniisip mo sila ay saka sila nagpaparamdam. Patapos na sa pagwawalis si Greg nang may makita siyang sapatos ng bata. Sa pagkakatansya ko, nasa 5 o 6 na taon ang batang may-ari nun base sa laki. Kukunin na sana ni Greg yon sa ilalim ng upuan. Pero bigla na lang siyang tumakbo palapit sa akin. May kamay daw kasi ng bata ang humawak sa kamay niya. Nanginig sa takot si Greg kaya naisipan na lang naming umalis sa urban. Nang palabas na kami ay muli naming tinanaw ang buong sinihan. Maniwala man kayo o hindi, bigla na lang kami nakakita ng mga taong nakaupo doon. Para kaming mga batang namumutla nang nandun na kami pareho sa entrance. Nagmadali na kaming makauwi. Ilang buwan din naming tiniis ang ganong sistema. Nagtatrabaho kami ni Greg na parang hindi lang kami ang nandun. Kahit pilitin naming sanayin ang mga sarili namin, hindi pa rin talaga namin maiwasan na hindi kilabutan. Bawat galaw namin ay parang laging may nakatingin. Buti na lang ay nag-pandemic, kaya nailipat rin ako ng agency ko sa ibang pwesto. Kasi kung hindi ako nailipat, baka nabaliw na ako sa kakaisip sa mga nagmumulto doon sa sinihan ng Star Mall Alabang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. Sana po ay mabasa niyo itong chat ko. Maraming salamat po. Hello po, Sir Van. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nikki. Itong kwento ko po ay naranasan ko noong nagbakasyon kami ng family ko sa probinsya sa Mindanao. Summer po yon, at dahil mahaba-haba naman ang bakasyon ay napagkasunduan ni na mama at papa na mag-travel kami by land imbis na mag-airplano or barko. Gusto rin kasi naming samantalahin ang chance para makapasyal sa ilang probinsya na madadaanan namin. Ang plano ni Papa ay kung saan kami abutan ng dilim, doon ang stopover namin. Nangyari nga pala ito noong college ako. May second hand kaming Avanza na nabili ni Papa sa kapatid ni Mama at yun ang ginamit namin sa pag-travel. Bago kami umalis ng Manila ay nagdasal muna kami. Nagnobena din si Mama sa Quiapo para sa isang safe na biyahe para sa family namin. Nasa harapan si Papa na siyang driver. Tapos katabi niya si Mama. Kami ng kapatid kong si Kyle ay nasa likuran naman nila at yung mga gamit namin ay nasa pinakalikod na kalagay. Masayang mag-travel by land kasi marami talagang madadaan ang magagandang tanawin. Panay ang kuha ko ng picture sa bawat madadaanan namin na nagugustuhan ko. Nakailang stopover na rin kami. Hanggang sa isang stopover na lang at makakarating na kami sa province nila Papa at Mama sa Mindanao. Pareho kasing taga Mindanao ang parents namin ni Kyle. One bus away lang ang pagitan. So yun nga, napagkasunduan ni na Mama at Papa na sa parents ni Mama muna kami unang titigil ng 2 weeks dahil yun ang pinakamalapit. Then another 2 weeks sa bahay naman ni na Papa. So itong huling stopover namin ay nag-decide si Papa na mag one night stay kami sa isang resort na nadaanan namin. Plano naming mag bonfire kahit 1 hour na nangyari naman. Mahilig tumugtog ng gitara ang kapatid kong si Kyle. So nagkantahan kami habang nakaharap sa bonfire. Kaunti lang ang guest ng resort nung time na yon kaya ayos lang kahit magingay kami. Alas 9 pasado nung sinabi ni Papa sa amin na magpahinga na raw kami dahil maaga ang alis namin kinabukasan. Sumunod din naman kami agad dahil pare-pareho naman kaming mga pagod lahat dahil sa maghapong biyahe. Bago matulog ay ugali ko ng maligo. Hindi kasi ako makatulog kapag hindi nababasa ang katawan ko bago mahiga. Kasama ko sa room si Kyle. Umupa kami ng ekstrang kutsyon sa resort para may magamit ang kapatid ko.
Nauna si Kel sa kwarto noon. Dahil kinuha pa sa sasakyan namin ang toiletries ko na nakalimutan kong dalhin nung bumaba ako ng sasakyan. Maliwanag naman ang paligid kaya panatag ako. Bago din ako pumasok sa kwarto namin ni Kyle ay idinaan ko pa sa kwarto ni na mama at papa ang susi ng sasakyan. 4-story building yung hotel ng resort at nasa 3rd floor kami. May elevator naman pero ang sabi ng babae sa information desk ay under maintenance daw, kaya no choice ako kundi maghagdanan. Pakanta-kanta pa ako habang umakit sa hagdan, hanggang makarating ako sa 3rd floor. Baliko na ako nung may nakita akong babae na nakatayo sa tapat ng isang pinto. Nakayuko siya, kaya hindi ko nakita ang mukha. Nilagpasan ko lang din siya, pero parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko lang maisip kung ano, pero meron talagang kakaiba sa babae. Malapit na ako sa kwarto namin ni Kyle nung naisipan kong lingunin ang babae pero wala na siya doon. Papasok na sana ako sa kwarto pero naalala ko yung susi dahil sa kakaisip sa babae ay nawala na sa loob ko na kailangan ko nga pala yun ibalik kay Papa dahil maaga siyang gigising para i-double check kung maayos ang makina ng sasakyan bago kami bumiyahe para siguradong walang magiging aberya. Kailangan kong bumalik dahil nalagpasan ko na ang room ni na Papa. Tapos, nung nandun na ako sa harapan ng kwarto ni Papa at kumakatok, saka ko napansing isang kwarto lang pala ang pagitan nila at yung kwarto ng babaeng weirdo. Si Mama ang nagbukas ng pinto. Umalis din ako agad after ko maibigay yung susi kay Mama. Naglalakad na ako pabalik sa kwarto namin ni Kyle nung nakarinig ako ng kumakanta. Familiar yung kanta sa akin dahil isa yun sa paborito kong kanta ni Sarah G. Kaya lumingon ako. Nagulat ako nung nakita ko yung babaeng nadaanan ko. Nasa gitna siya ng hallway at sumasayaw habang kumakanta. Maganda ang boses niya kaya pinanood ko siya. Habang pinapanood ko siya ay napaisip na naman ako. Meron kasi talagang kakaiba sa kanya. Pero hindi ko alam kung ano. Tinuloy ko ang panonood sa kanya habang nag-iisip. Tapos bigla akong napatingin sa sahig. Pakiramdam ko noon ay tinakasan ako ng kaluluwa ko, Sir Van. Literal na nanindig ang mga balahibo ko. At exaggerated sabihin pero parang pati mga buhok ko ay nagtayuan. Hindi ko matukoy kung nakaangat ba sa sahig na tels ang mga paa ng babae o umuusok ang mga paa niya. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang nakikita ko o nananaginip lang ako. Nakatulala lang ako doon sa gitna ng hallway habang namumutlang nakatingin sa babae na biglang tumigil sa pagsayaw at pagkanta at tumingin sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero parang tumagos sa katawan ko ang tingin niya. Tapos, hindi ko rin namalaya na sigaw na pala ako ng sigaw. Natauhan lang ako nung naramdaman kong may sumampal sa akin. Tapos pagtingin ko ay si Mama pala. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Sabi ko naman ay may babaeng nakalutang na sumasayaw at kumakanta. May iilan din guest na nasa 3rd floor noon at lahat sila ay lumabas ng kwarto nila. Tapos sabi nila, wala naman daw silang nakikitang babae. Tiningnan ko uli yung babae. Andun pa rin siya at nakatitig sa akin. Ipinilit ko kay na Mama na meron talaga. Sabi ko pa, nakatingin sa akin yung babae. Then saka ako na realize na ako lang ang nakakakita sa kanya. Kung bakit ay hindi ko alam. Wala naman akong third eye, kaya napaisip ako. Kinabukasan ay umalis na din kami sa resort. Kinausap si na Mama at Papa ng manager tungkol sa nangyari. At ang sabi lang ng parents ko ay hayaan na lang daw. Paalis na rin naman kami. Kung ano man ang meron sa 3rd floor ng hotel nila, ay ayaw nang makialam ng parents ko. Salamat po sa pagbabasa, Sir Van. Hi po, Sir Van. Ako po si Nolly.
at isa po akong graduating student sa edad na 24. Patigil-tigil kasi ang pag-aaral ko dahil sa kakulangan ng financial support. Naging working student po ako para may pangtustos sa mga pangangailangan ko sa school. Nag-apply akong konduktor sa isang bus company at gusto ko rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko sa isa naming biyahe nung nag-stopover kami. Bago ko po makalimutan, biyaheng Tarlac to Manila and vice versa nga po pala yung bus namin. At nangyari po ito noong 2016. Alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay nagkukonduktor ako. Tapos pagdating ng alas 6 ng gabi, pumapasok naman ako sa public university dito sa amin. Noong araw na yon ay maulan dahil may low pressure area. Ayon na rin sa report ng PAGASA. Alas 5:30 pa lang ng umaga ay umalis na ako sa bahay namin. Isang sakay ng jeep din kasi bago ako makarating sa terminal ng bus. Pero dahil nagtitipid ako, ay nagbabike na lang ako. Bukod kasi sa mga gastusin sa school, ay tumutulong din ako kay nanay sa mga gastusin sa bahay at pagpapaaral ang dalawa ko pang kapatid na nasa elementarya nung time na yon. Bago mag alas 6, ay nasa terminal na ako. Kagaya ng ginagawa ko sa loob ng isang linggo, simula nung nagtrabaho akong konduktor, ay tumulong ako sa driver na siguraduhing maayos ang lahat para walang magiging aberya sa biyahe namin. Nagsisimula nang mapuno yung bus, kaya naghanda na rin kami sa pag-alis. Chinek ko yung mga upuan kung may bakante pa, at nung nakita kong wala na, ay sinenyasan ko ang driver na pwede na kaming umalis. Habang bumabiyahe, ay tinitikitan ko na isa-isa bawat pasahero hanggang makarating ako sa dulong upuan. Napansin ko yung batang nasa pinakagilid na katabi ng babaeng natutulog. Edad 10 na siguro siya, kaya may pamasahe na. Naisip kong baka mag-ina sila at parang pagod na pagod yung babae, kaya naisip kong balikan ko na lang kapag maniningil na ako. Mahaba-haba rin ang biyahe namin. At nakapaningil na ako, pero tulog pa rin yung babae sa dulo. Yung bata naman ay ganun pa rin, nakatingin pa rin sa labas ng bintana. Relate ako kapag usapang pagod dahil dama ko yon bilang isang working student, kaya hinayaan ko pa rin matulog yung babae. Naisip ko uling bago kami mag-stop over, ay saka ko na gigisingin. Pwede na yon, at least mahaba-haba na ang pahinga niya. Nung nag-stop over kami, ay saka palang nagising si ate na nasa dulo. Nilapitan ko siya at tinikitan. Tapos tinanong ko siya kung kasama niya yung bata na nakaupo sa tabi niya. Pero nagulat ako. Nung pagtingin ko sa upuan ng bata ay wala na siya doon. Tapos sabi nung ate, ay wala raw siyang kasamang bata. Mag-isa lang daw siyang sumakay sa bus. Kinabahan na ako noon kasi nasalisihan pa yata ako ng bata. Hindi na yung pamasahayang iniisip ko. Nag-aalala ako kasi bumaba siya ng bus. Baka mawala o may mangyaring masama. Sinabi ko kaagad sa driver ang nangyari. Hinanap namin yung bata, pero hindi na namin nakita. Kabang-kaba na talaga kasi sagutin ko yon. Namin ang driver kung sakali. Tapos, lumapit sa akin yung isang pasahero. Nakakatabi naman nung ate na inakala kong nanay ng bata. Sinabi niya sa akin na bakante daw yung upuan sa tabi ng bintana. Simula nang bumiyahe kami paalis ng Tarlac, wala raw bata roon. Nagkagulo na kami. May bata kasi talaga akong nakita doon na nakaupo. Nginitian ko pa nga nung tumingin sa akin habang naniningil ako. Ano yun? Multo. Tapos yung driver, saka pa lang sinabi sa akin na may narinig na siyang kwento mula sa mga kasamahan niya na dating humahawak nung bus namin, na may bata raw na nakikita ang isang pasahero na biglang sumasakay at bigla ring nawawala. Ayaw ko sanang maniwala sa kwento, pero ano ang ibig sabihin ng nakita ko kung hindi totoo ang kwento? Kung sino man yung bata, ipinagdasal ko na lang na sana ay matahimik ang kaluluwa niya. Yun lang Sir Van, more power po sa'yo at sa channel mo.
Magandang araw po, Sir Van. Ako nga po pala si Donna. At gusto ko rin sanang i-share sa inyo ang naging karanasan ko noong pumunta ako sa Bataan para magtrabaho. Sa Manila po kami nakatira ng asawa ko sa loob ng 6 na taon at umuwi lang kami sa probinsya niya noong naaksidente siya. Nabangga ng isa ring tricycle ang minamaneho niyang tricycle. Nag-crack ang buto niya sa binte at kailangan ng pahinga. Dalawa ang anak namin, isang 4 years old at isang 1 year old. Bago siya naaksidente, ay simpleng housewife lang ako. Kaya nagpasya kaming umuwi na lang sa probinsya niya para wala kaming iniisip na bayad sa upa at tubig buwan-buwan. 2 months na kami sa probinsya nila nung may nag-alok sa akin ng trabaho sa Bataan. 5,000 ang sahod, bahay at tindahan ng trabaho. Kahit mahirap dahil first time na malalayo ako sa 2 kong anak, ay tiniis ko para may pantustos sa pangangailangan nila dahil hindi makapagtrabaho ang asawa ko. Sinamahan ako nung kaibigan ng magiging amo ko papunta sa Bataan. Mahaba ang biyahe dahil nagbus pa kami galing sa probinsya bago sumakay sa Roro papunta sa Batangas. Pagdating namin sa pier ng Batangas, ay nagbus ulit papunta sa Santa Cruz, Manila, kung saan nandun ang terminal ng bus na bumabiyahe ng Bataan. Habang bumabiyahe kami, ay kinakabahan ako. First time ko rin kasing mamasukan. Bago ako nag-asawa ay wala akong alam na trabaho, kaya kabado ako na baka hindi ako magustuhan ng magiging amo ko. Natatakot din ako dahil malayo at wala akong kakilala. Plus namimiss ko yung 2 kong anak. Nag-aalala din ako na baka mapabayaan sila, kaya kahit pagod sa halos 24 oras na biyahe ay hindi ako nakatulog. Nag-stop over ang bus bandang Pampanga. May mga pasaherong bumaba para umihi at kumain. Niyaya ako ng kaibigan ng magiging amo ko na baba daw kami, pero tumanggi ako. Wala kasi ako sa mood nun dahil hindi talaga mawala sa isip ko ang mga anak ko. Naiiyak na ako nun dahil miss na miss ko na agad sila. Habang nasa bus stop ay may mga umakyat na vendor. May tinda silang kung ano-ano. At una ko kaagad nakita yung matandang babae na may pasan na maliit na timbang kulay green sa ulo niya. Nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang tinitinda, pero kinawayan ko siya. May pera akong naitabi, kaya naisip kong bumili ng tinda ng matanda. Sa likuran ng matanda ay may nakasunod sa kanya na isa pang babae na nag-aalok ng itlog pugo at nilagang mani. Siya ang lumapit sa akin. Nilagpasan niya yung matanda, kaya nainis ako. Sabi ko ay hindi ako sa kanya bibili, kundi doon sa matandang nauna sa kanya. Sinungitan pa ako. Ang sabi niya sa akin ay nagdadahilan pa raw ako. Kung ayaw ko raw bumili, edi wag. Wag daw akong magtawag para hindi siya lalapit sa akin. Sabi ko eh, yung matandang nasa unahan niya ang kinakawayan ko. Handa na sana akong makipag-away nung sumali sa amin yung tindero ng tubig. Ang sabi niya sa akin ay wala naman daw matanda roon. Si ating masungit daw ang nasa unahan. Akala nga rin daw niya ay si ating masungit ang kinakawayan ko. Kaya nagtaka raw siya kung bakit sinabi kong yung matanda ang kinakawayan ko. Kaya din daw siya sumali sa usapan namin ni ating masungit. Dahil baka raw mauwi sa kung saan ang sagutan namin. Tapos wala naman pala kaming dapat pagtalunan. Biniro pa niya ako kung may nakikita raw ba ako na hindi nila nakikita. So sabi ko ay yung matandang may dalang timbang kulay green. Nag-describe pa ako para makapaliwanag ng maayos. Tapos sumagot yung isa pang vendor. Ang sabi niya sa akin ay baka si Lola Lilia daw yon. Pero noong isang araw pa raw namatay. Nasagasaan habang tumatawid sa kalsadang kaharap mismo ng bus stop. Narinig yun ng ibang pasahero na kagaya ko ay naiwan din sa loob ng bus. Natakot kami syempre. Sino ba naman ang hindi? Kaya tinawag na namin ang driver at konduktor. Niyaya na naming umalis na. Sabi ng ibang pasahero ay baka kung ano pa raw ang sunod kong makita. Kaya mas mabuti bumiyahe na kami. Ayun lang po, Sir Van. Maraming salamat po.
Hello po, Sir Van. Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Michael. Hindi ko tunay na pangalan. At isa po akong gay. Sana ay mapili ninyo ang kwento ko. Regalo mo na sa akin. Birthday ko naman sa susunod na linggo eh. So, itong kwento ko ay nangyari last year lang. Just a couple of months after I left ang travel ban at mag-declare ang government na pwede nang gumala. Nagkayayaan kami noon ng mga kapatid ko, kasama ang mga jowa nila na mag-Enchanted Kingdom. Oo, kasama ang jowa nila, habang ako tamang tagakuha lang ng pictures dahil single, mga buset. Baka may multo o engkanto kang pwedeng ireto, Sir Van. Pwede na siguro ako doon, hehe. Back to my story. 5 AM pa lang ay umalis na kami ng Bulacan. Nag-rent kami ng van kasi hindi kami kasya kung yung sasakyan namin ang dadalhin namin. Hindi rin kami pwedeng mag-convoy kahit may kotse ang jowa ng isa kong sister dahil ayaw sumama ni Papsi. Nasa Australia si Mama that time. Dumalaw sa isa kong sister na doon nakabase. Hindi na kami nag-breakfast bago umalis kasi plan namin na along the way ay mag-stopover na lang kami sa isang fast food na madadaanan. Palabas na kami ng Manila nung naisipan naming mag-stopover sa isang kilalang fast food na di ko na bibigyan ng pangalan. Nag-breakfast kami at dahil nangawit sa biyahe ay nag-stay pa kami doon ng almost 1 hour. Saturday yun at 11 AM pa naman ang magbubukas ang Enchanted Kingdom. Past 9 na nung lumabas kami ng fast food restaurant. Bago kasi kami nag-stop over, ay dumaan pa kami sa Makati para pick-upin ang bunso namin na naiwan sa kondo. Hindi siya nakasabay sa pag-uwi ng isa pa naming kapatid. Pauwi ng Bulacan ng Friday night dahil nagoti siya. Hindi sumama sa amin yung driver ng van na nirentahan namin nung pumasok kami sa fast food dahil busog daw siya. Sa tapat ng fast food ay isang store ng motorcycle parts at nakita namin siya doon na nakikipagkwentuhan sa isang lalaki. Nagbiro pa ako noon sa mga kapatid ko. Ang sabi ko ay ang taray ng driver, bilis nakapulot ng kachismisan. So habang papunta na kami sa van ay napansin ko yung dalawang bata na nakatayo sa gilid ng van. Tanaw naman kasi namin dahil wala naman gaanong nakapark na sasakyan that time. Kinalabit ko yung sumunod sa akin na may asawa na. Panganay nga po pala ako sa amin na magkakapatid. So yun nga, kinalabit ko siya. Tinanong ko siya kung may 100 pesos siya. Pahiram ka ako muna ako. Tinanong niya ako kung aanhin ko raw ba. Sabi ko eh, ibibigay ko dun sa dalawang bata na nakatayo sa gilid ng van. Kinuha ko rin sa bunso namin yung hawak niyang burger at spaghetti. Kako eh, ibibigay ko na rin pati yon. Saang mga bata daw ba ang sinasabi ko? Wala naman daw silang nakikitang mga bata. Gutom pa raw ba ako? Pwede ko raw kainin yung burger. Itinuro ko sa kanila yung dalawang bata na nung tingnan ko ay naghahabulan na. Sabi ng asawa ng kapatid ko ay wala raw silang nakikitang mga bata. Tinatakot ko raw sila. Seryoso daw ba ako? Sabi ko ay oo, naghahabulan pa nga kako. Saktong kausap noon ang sinundan ng bunso namin si Mama via video call sa Messenger. Naririnig niya ang usapan namin. Sinabi niya sa amin na huwag na raw kaming tumuloy sa Enchanted Kingdom. Baka raw may mangyari sa amin. Nakipag-argue pa ako nung una kasi palabas na kami ng Metro Manila pero ayaw na kaming payagan ni Mama. At para mapanatag siya ay bumalik na lang kami sa Bulacan. Napostpone ang plano naming Enchanted Kingdom. At kung matutuloy pa, ay hindi ko alam. Hanggang dito na lang, Sir Van, at salamat. Magandang gabi po sa inyo, Sir Van. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tricia. Gusto ko lang ikwento ang karanasan ko noong nag-OJT pa lang ako. Masayang masaya ako noon kasi OJT na lang ang iniintindi ko. Nabunutan na rin ako ng tinik sa lalamunan. Nakapagtapos na rin ako.
Pero nawala ang saya ko nang malaman ko kung saan ako mag-OJT. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nandon. Napakalayo ng tinapos ko. Ikaw ba naman ilagay sa opisina kahit ang tinapos mo naman ay graphic designing related? Wala naman akong magagawa kasi kailangan ko rin naman yon. Ilang araw lang naman akong magpapakaalipin. Unang araw ng OJT ko, hindi na ako komportable. Yung opisina kasi na yon, luma na at parang ang tagal na mula nung huling pinaayos. Sementado naman, pero halata mo talaga na ilang taon na ang pinagdaanan. Hindi ko maintindihan kung ano ba talagang ginagawa nila. Wala naman kasi akong pakialam. Ang focus ko lang talaga ay yung OJT ko. OJT na ang ginagawa ay pagtitimpla ng kape, magpo-photocopy at minsan pagtatapon ng basura sa labas at tagabili ng pagkain nila. Nakakatanga lang na on the job training ka pero yung ginagawa mo walang kinalaman sa trabahong papasukan mo. Mula umaga hanggang alas 8 ng gabi ang schedule ko doon. Tatlo lang kaming tao doon, si Ate Nilda at yung boss namin na laging inaantok na si Sir Jeff. Sa totoo lang, Sir Van, ang creepy sa opisina na yon. Napakatahimik. Tapos yung dalawang kasama ko pa, laging seryoso at tipong hindi mo mabibiro. Isang beses umalis si Sir Jeff. Itong si Ate Nilda naman, lumabas pa at bumili ng makakain niya sa labas. Iniwan nila sa akin pansamantala ang opisina. Nakaupo lang ako sa upuan, nang biglang tumunog yung telepono. Sinagot ko agad, kasi baka importante. May narinig akong nagsasalita sa kabilang linya. Boses siya ng lalaki. Yung mga una niyang sinabi ay hindi ko naiintindihan. Pero sa huli, narinig kong hinahanap niya si Ate Nilda. Malaki ang boses ng lalaki sa kabilang linya at medyo nakakatakot kasi ang seryoso masyado. Nang makabalik si Ate Nilda, ay agad kong sinabi sa kanya na may naghahanap. Wala naman akong ginagawa sa kanya pero nagalit siya sa akin at sinabing di ko raw dapat sinagot ang tawag. Namumutla ang mukha niya at takot na takot. Hindi ko alam kung bakit. Basta mula ng araw na yon, hindi na siya lagi mapakali. Aligaga ang mata niya. Parang lagi may binabantayan o inaabangan. Nababahala na ako. Kaya tinanong ko na si Sir Jeff. Maging si Sir Jeff ay hindi rin alam ang dahilan. Maayos naman daw palagi si Ate Nilda. Never niya pang nakita si Ate Nilda na parang balisa at wala sa sarili. Makalipas pa ang ilang araw, madalas na umaalis si Sir Jeff. Kami lang naiiwan ni Ate Nilda sa opisina. Dalawang araw na lang naman ako noon sa kanila, kaya tinitiis ko na lang yung pagiging weirdo ni Ate Nilda. Magagabi na noong oras na yon, nang palihim kong pagmasdan si Ate Nilda sa pwesto niya. Nakatulala lang siya sa harapan ng telepono. Sa tuwing tutunog yung telepono, ay kukunin niya sabay ibabalik din agad. Nagtataka na nga ako sa kanya kung ano ba talagang problema niya. Nang subukan ko naman siyang kausapin, nanlilisik yung mata niya at galit na galit. Palagi niyang sinasabi na kapag dumating daw yung lalaki, kasalanan ko raw yun. Palagay ko boyfriend niya yung sinasabi niya. Akala ko lang nadadamay ako sa problema ng magjowa. Sandaling umalis si Ate Nilda para magbanyo. Nandun lang ako sa upuan ko habang nakatingin sa table ni Ate Nilda. Kalmado lang akong nakatingin doon. Pero maya-maya lang, Sir Van, bigla na lang sumabog yung mga papel na nandun sa ibabaw ng lamesa. Tapos yung computer naman, may kung ano-anong lumalabas na tab. Sumabay pa na yung pagring ng telepono. Sa taranta ko ay tinawag ko agad si Ate Nilda. Dali-dali din naman siyang lumabas. Pagtingin ko sa mukha niya, namumutla na naman siya at takot na takot. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at pinagsisigawan. Para siyang nababaliw na sinisisi sa akin ang nangyari. Nahinto lang ang ginagawa niya sa akin nang mamatay ang ilaw sa opisina. Nakaramdam na ako ng takot at kaba, kaya gumilid na lang ako. Habang si Ate Nilda naman, umiiyak at may kinakausap.
Para siyang nagmamakaawa sa hangin. Humihingi siya ng tawad. Mga ilang sandali lang, Sir Van. May nakita na kaming imahe ng lalaki sa tapat ng lamesa ni Ate Nilda. Madilim kaya hindi namin makilala kung sino yon. Pero malabong si Sir Jeff yon dahil wala yun sa area. Kahit naka-aircon kami, bigla naman akong nainitan. Pinagpapawisan ako sa hindi ko malamang dahilan. Bago pa lumala ang sitwasyon, tumakbo na ako palabas ng opisina namin. Agad kong kinontak si Sir Jeff. Nalaman ni Sir Jeff ang nangyari. Nagdesisyon siya na wag na papasukin si Ate Nilda kasi wala na rin sa katinoan. Yes, Sir Van. Nabaliw na lang bigla si Ate Nilda. Makalipas ang 2 araw bago ako umalis doon, ay nakwento pa ni Sir Jeff kung bakit nabaliw si Ate Nilda. Base sa kwento niya, nagtaksil sa asawa si Ate Nilda. Dahilan para masiraan ang bait ang asawa niya. Napunta sa ospital ang lalaki. Nakatakas at nagpatiwakal. Yun ang dahilan kung bakit si Ate Nilda. Akala mo laging may tinatakasan. Siya ang dahilan kung bakit nagpatiwakal ang asawa niya. At hanggang sa mabaliw na rin siya, hindi pa rin daw siya tinitigilan ng kaluluwa ng lalaki. Kumusta po kayong lahat? Magandang gabi po sa inyo, lalo na sa inyo, Sir Van. Gusto ko lang i-share itong karanasan naming magkaka-workmate. Nangyari lang ito noong 2019. Huwag na lang nating sabihin kung saang trabaho ito. Basta kami ay nasa Makati. Ako nga po pala si Alex. Nasa isang marketing strategy kami. Masasabi ko na magaling na ako sa bagay na ito. Kasi team head na ako that time. Lahat ng desisyon sa akin muna dumadaan. Kaya nang may makipag-usap sa amin na school tungkol sa OJT, hindi ako nagdalawang isip na tanggapin yon. Partida, hindi ko pa nakikita yung estudyante. Kadalasan kasi kapag tatanggap kami, sinusuri ko muna ang personality. Kahit OJT lang yon, ayaw na ayaw ko na may toxic sa trabaho. Pero nung pagkakataon na yon, hindi ko alam kung bakit parang napapayag nila ako agad. Nang dumating na yung mag-OJT, kinausap ko lang siya at sinabi ang mga bawal at hindi. Base sa pagkakaobserba ko sa kanya, ay ayos naman siya. Tahimik lang siya na babae. Mahinhin pero madalang siyang ngumiti. Inaamin ko na mas maganda pa siya sa akin. Camila nga pala ang pangalan niya, Sir Van. Nagsimula rin kaagad si Camila sa OJT niya sa opisina namin. Isinasama namin siya sa decision making. Never ako nagpagawa sa kanya ng bagay na walang kinalaman sa tinapos niya. Magaling si Camila. Marunong siyang gumawa ng strategy plan para makabenta ng product. Dahil doon, yung mga lalaki sa department namin nahuhumaling na sa kanya. Pero sa kabilang banda, may nai-insecure din sa kanya, yung ibang babae sa department. Mula kasi nang dumating si Camila sa amin, lahat ng atensyon ay nasa kanya. Habang nasa amin si Camila, palihim ko siyang inoobserbahan. Wala naman akong napansin sa kanya, maliban na lang sa isang bagay. Nakita ko na may suot siyang anklet sa binti niya. Kulay pula pa yung string, tapos may buwan na nakasabit. Weird. Kasi siya lang yung nakita kong may ganun sa department namin. Lunes ng gabi, alas 9 na yata noon. Maaga ang uwi naming lahat. Nagkayayaan na mag-inuman. Since hindi naman na minor si Camila, niyaya siya ng ibang kasama namin. Pero hindi pa nakakasagot ng oo si Camila. May bida-bida na kaming ka-workmate na nagsabing bawal si Camila. Si Josie yung nagsabi noon. Ang pinakamaldita sa trabaho. Sinabihan niya pa si Camila na baka magpalibre lang. Ramdam ko na medyo nahihiya na si Camila noon. Kaya kinuha ko siya at dinala ko na lang siya sa coffee shop. Nakita ko pa na ang sama ng tingin ni Camila kay Josie. Kumalma lang siya nang umalis na sila Josie. Kinabukasan
ay may mga hangover ang mga tao sa department namin. Pero mas kapansin-pansin para sa akin si Josie. Balot na balot siya ng jacket. Nag-aalala naman ako, kaya tinanong ko siya. Doon ko nalaman na masama ang pakiramdam niya. Pinakita niya pa sa akin ang mga pantal niya sa katawan. Hindi ko na hinintay pang lumala pa ang sakit ni Josie. Pinapunta ko siya sa klinik namin. Pero pagdating ng hapon, pinatawag din ako ng nurse. May nakapana kasi silang bukol sa bandang balakang ni Josie. Nagdesisyon na agad ako na dalhin siya sa ospital para mas matingnan ng mga doktor. Nung time na yon, ay wala naman ginagawa si Camila, kaya isinama ko siya sa ospital. Habang naghihintay kami ng resulta ng doktor, nakita kong nangingiti si Camila. Akala ko naman may tinitingnan lang siya sa cellphone, pero wala. Nakangiti lang siya habang nakatingin sa pinto ng kwarto kung nasaan si Josie. Napailing na lang ako kasi ang weird niya talaga that time. After an hour, lumabas na rin yung doktor. May pinakita siya sa amin na ultrasound. Nakita doon na may bagay na nasa balakang ni Josie. Ang sabi ng doktor, literal daw na bato yon. Malaking katanungan para sa amin kung papaano yun napunta doon. Nang dumating na ang pamilya ni Josie, pumayag na sila na operahan yung balakang ni Josie para matanggal na. Sinuportahan ko na lang sila. Naging okay naman ang operasyon. Kinilabutan nga lang kami kasi yung bato na yon ay tipak ng hollow blocks. Naisip ko na agad doon na baka kinulam si Josie. Sinabi ko yon sa magulang ni Josie, pero hindi sila naniniwala sa ganon. Inasa nila ang paggaling ni Josie sa mga gamot na nireseta ng doktor. Ilang araw lang ay itinakbo na naman sa ospital si Josie. Habang nangyayari yon, si Camila naman ay napansin kong parang naging masigla sa opisina. One time nilapitan ko si Camila at tinanong ko siya kung naniniwala ba siya sa kulam. Nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Parang kinakabahan na hindi maintindihan. Bigla na lang siyang nagpaalam na magbabanyo. At mula noon, hindi na siya nagpakita sa amin. Pinuntahan namin ang school niya at sinabi nilang wala na ring balita kay Camila. Hindi pa nga niya natatapos yung OJT niya. Habang tumatagal ang araw, ay unti-unting lumalala ang kalagayan ni Josie. Dumami na ang bato sa katawan niya na parang nanganganak. Yung mga doktor mismo ay wala na ring magawa at sinabing wala na nga raw lunas doon. Noong huli naming binisita si Josie, bukol na bukol ang katawan niya. Hindi na rin siya nakakausap ng maayos, gawa ng pati mukha niya ay may bukol na. Kinabukasan lang din ng umaga, ay pumanaw na si Josie. Nakausap namin ang nanay ni Josie noong nasa Burulan na kami. Noong nakakapagsalita pa raw si Josie, ay nasabi nito na napapanaginipan daw niya si Camila. Galit na galit daw si Camila sa panaginip niya. Bagay na mas lalong nagbigay sa amin ng idea na ang kumulam kay Josie ay walang iba kundi si Camila. Sinubukan namin na ipahanap si Camila, pero hindi na siya matagpuan. Nakakapanghinayang, dahil lang sa sinabi sa kanya ni Josie ay buhay ang kinuha niya. Hanggang ngayon, Sir Banay, hindi pa rin ako makapaniwala na tumanggap ako ng isang mangkukulam sa department namin. Ayun lang po. Salamat. Magandang gabi sa inyo, Sir Ban. May karanasan kami na nais ko sanang ikwento sa inyo. Kaya sana ay mapansin ninyo at mapagbigyan. Tawagin nyo na lang akong Jenny. Hindi ko tunay na pangalan. Way back 2017, nang i-assign kami ng school namin sa isang post office. Diyan sa isang part ng Manila, doon napili ng school namin na mag-OJT kami. Kahit walang connect sa course ko, ayos lang naman sa akin. Kasama ko kasi ang baklita kong kaklase na si George. Wala kaming ideya kung ano ang ginagawa sa post office. Basta ang alam lang namin doon
responsible sila sa mga mail services. Inorient muna kami ng isa sa mga staff doon na si Ma'am Jel. Hindi naman katandaan pero nasa 40 na yata. Mabait at masarap kausap si Ma'am Jel kaya hindi rin talaga kami nahirapan noon. Ang isa sa mga naging balakid lang sa amin ay yung paniniwala namin sa mga paranormal na bagay. Yung ambience kasi ng post office na napuntahan namin ay medyo creepy. Luma na kasi ang post office na yon at kahit na marami namang mga empleyado, may mga pagkakataon talaga na parang may mararamdaman kang kakaiba. At kahit wala pang gabi, para bang matatakot ka pa rin sa hallway. Nakakabingi rin yung katahimikan doon. Hindi ko makakalimutan noon, Sir Van. May 7, 2017. Hindi ko kasama si George nung time na yon dahil sa ibang office siya na-assign. Nagpaalam ako kay Ma'am Jel para magpunta sa banyo. Habang naglalakad ako mag-isa sa hallway, naramdaman ko na para bang may sumusunod sa akin. Naririnig ko kasi na may footstep, pero yung footstep niya mahina. Para bang maliit lang yung paa niya. Hindi ko na lang muna pinansin. Nakarating ako ng banyo at agad din naman akong pumasok sa loob. Pag-upo ko sa bowl ay may narinig akong batang tumawa. Napaisip ako kasi wala namang batang nakakapasok sa post office. Nagmadali akong umihi at sumilip ako sa labas. Sa may kabilang cubicle, may naririnig akong nag-flush ng bowl. Kaya sandali muna ako nag-stay doon para alamin kung yung bata nga ba ang nandun. Pero wala. Maglilimang minuto na ata ako doon. Pero wala pa rin lumalabas. Kaya hindi na ako nakatiis. Kinatok ko na ang kabilang cubicle. Nang wala namang sumasagot, dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Nagtaka ako kasi wala namang pong tao, Sir Van. Mas lalo akong kinilabutan nang makita akong biglang nag-flush na naman yung bowl. Napaatras ako sa takot. Napahinto ako nang maramdaman kong may naatrasan ako sa likuran ko. Habang nakatalikod ako, nakita ko yung anino ng bata na nagmula pa sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon para tingnan kung sinong bata yon. Pero wala. Walang bata sa likuran. Ang nakakakilabot pa, nandun pa rin yung anino ng bata. Nagmadali akong tumakbo palabas. Hingal na hingal ako nang makabalik ako sa office. Tinanong pa nga ako ni Ma'am Jel kung anong nangyari. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip pa na sabihin. Nang malaman niya ang kwento ko, sinabihan niya ako na huwag papansinin ng bata. Matagal na raw kasi yung batang yun sa post office. Halos lahat na raw ng old employee ay nakita na ang batang yun. Pero wala daw nakakaalam kung saan nanggagaling ang batang multo na yon. Ang haka-haka lang daw baka ang batang yun ay biktima rin ng kalupitan ng mga Hapon noong World War. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Ma'am Jel na wag nang babalik ng banyo at sa iba na lang daw ako magbanyo kung naiihi. Kaso nang magpipirmahan na kami ng tickler, biglang nawala yun sa bulsa ko. Naalala ko na daladala ko pala yun noong nagbanyo ako. Doon pa naman nilalagay kung nakailang oras na ako sa OJT ko. Pauwi na si George noon, pero pinilit ko talaga siya na samahan ako. Nananayo pa rin kasi ang balahibo ko, lalo na kapag naaalala ko yung bata na yon. Para akong lalagdatin sa takot. Alas 7 na noon ng gabi, kaya medyo tahimik na doon sa part ng banyo. Habang naglalakad kami sa hallway, mahigpit lang ang kapit ko sa braso ni Bakla. Nang nasa tapat na kami ng banyo, nagdadalawang isip pa ako kung papasok ba ako o hindi. Naalala ko kasi talaga na ipinatong ko ang tickler ko sa pader. Lakas loob na lang akong pumasok ng banyo. Nag-isip na lang ako ng ibang bagay. Naniniwala kasi ako na kapag inalis mo sila sa isip mo, hindi na sila magpapakita sa'yo. Pero nung mga sandaling yon, Sir Van, kahit na anong gawin ko, talagang hindi nagpapigil yung bata. Pagpasok ko ng cubicle, nakita ko agad yung tickler ko. Pagdampot ko pa lang ay may nakita na akong batang nakaupo sa may pader. Nakasuot siya ng parang pang boy scout na marumi. Yung mukha niya parang inaagnas. Tapos kulay puti lang lahat ng mata niya.
Sa sobrang takot ko, napaupo na lang ako sa sahig habang nakatingin doon sa bata. Hindi ako makagalaw, Sir Van. Sa sobrang kaba na nararamdaman ko, kahit simpleng pagsigaw ay hindi ko rin magawa. Noong mga sandaling yun, nagdasal na lang ako na sana pumasok na si George. At dininig nga ng Diyos ang dalangin ko. Dahil sa tagal kong lumabas, napilitan na si George na puntahan ako. Naabutan niya akong nakaupo at tulala. Hindi ko na nga namalayan kung papaano nila ako nadala sa klinik. Basta nang mahimasmasan ako, nagyaya na agad akong umuwi. Mula nun, Sir Van, natakot na akong lumabas. Nasa opisina na lang ako. Kapag iihi naman ako ay nagpapasama ako sa mga kakilala ko. Natapos naman ang OJT ko doon. Bago ako umalis ay biniro pa ako ni Ma'am Jel. Sana raw wag akong sundan ng bata. Actually, wala naman nang nagparamdam sa akin. Nakaalis kami ni Bakla doon ng mapayapa. Sadyang hindi ko lang talaga makalimutan ang karanasan na yon. Na minsan, may isang batang kaluluwa ang gumulo nang nananahimik at mapayapa akong isipan. Magandang gabi po sa inyo, Sir Van. Gusto kong itago nyo na lang ako sa pangalang Robert. Lahat ng mababanggit na pangalan sa kwentong ito ay pinalitan ko na para na rin sa kanilang privacy at sa resort na rin na narentahan namin. Birthday ko noon at napag-usapan namin ng tatay ko na magkaroon ng overnight swimming. Dahil nagkalat naman ang mga resort sa palibot ng Las Piñas at Bacoor, hindi na kami nahirapan pang humanap. May resort agad kaming nakausap. Mabilis na nagkasundo sa presyo at oras. Nirentahan namin yung buong resort dahil ayaw namin ng ibang kasama. Maganda naman yung resort. Malawak yung pool at may extra activity pa. May billiard at videoke. Meron din maliit na playground para sa mga bata. Hindi na rin kami ng problema sa tutulugan namin. Dahil bukod sa cottage, may mga room din. Sa pagkakatanda ko, nasa 8 kwarto doon. Kanya-kanya na kaming kuha ng kwarto. Siyempre, bumukod kami ng girlfriend kong si Denise. 6:00 kami ng gabi dumating sa resort. At pagdating ng 7:00 ay nagsimula na silang mag-swimming. Sandali muna kaming nagpaiwan ni Denise sa kwarto. Yun lang kasi yung pagkakataon namin para masolo ang isa't isa. Siyempre, tamang harutan na rin. Habang naghahalikan kami sa kwarto, ay may narinig kaming umiiyak na babae. Huminto kami ni Denise at nagkatinginan na lang kami. Noong una, nagagawa pa naming tumawa eh. Nagtatakutan pa kaming dalawa na baka mamaya may multo. Sumilip ako sa maikling hallway sa labas. May nakita akong babae na nakaupo sa hagdanan. Naisip ko na baka staff siya ng resort dahil naka-uniform siya. Hindi ko na nilapitan yung babae at binalikan ko na lang si Dennis sa kwarto. Staff ng resort yung umiiyak, baka napagalitan. Sabi ko na lang sa girlfriend ko. Tinuloy namin ang ginagawa namin. Natapos na lang kami pareho, pero hindi naman namin actually na-enjoy. Habang may nangyayari kasi, palakas ng palakas yung iyak ng babae. Nababother kami sa kanya kaya wala kami sa focus. Paglabas namin bandang 8:00 na, napansin naman namin na may mga bakas ng paa sa sahig. Parang paa siya ng babae kasi manipis yung paa. Sinundan namin ni Denise yung bakas ng paa hanggang sa nakarating na lang kami sa tapat ng bintana. Doon na kasi tumigil yung bakas. Napapailing na lang kami ni Denise. Medyo dismayado kami kasi akala namin hindi talaga naglalampaso ng sahig ang mga staff. Makalipas ang ilang oras ay nakisaya na rin kami sa pool. Tamang inuman lang kami sa cottage at paminsan-minsan ay nalublob sa tubig. 1:00 na ng madaling araw nang nakiusap sa akin ng mama ko na samahan muna si Lola pumunta sa room. Medyo nakainom na rin ako noon kaya sumama rin si Denise. 2 kaming nag-alalay kay Lola since mabagal-bagal na rin siyang maglakad.
Noong paakyat na kami sa hagdanan at biglang nagsalita si Lola, para siyang may pinapaalis na kung sino. Paulit-ulit niyang sinasabi ang, "Alis ka dyan!" Nang tanungin namin si Lola kung ano ang nakikita niya, sinabi niya na meron daw kasing babae na nakaupo sa gilid ng hagdanan. Nagtaka naman kami ni Denise kasi wala naman kaming nakikita. Akala namin nagbibiro lang si Lola. May time kasi na bigla-bigla na lang siyang magjo-joke. Pero nung mga sandaling yon, seryoso ang mukha ni Lola at nakatingin lang sa gilid ng hagdanan. Nang mapagtanto namin kung ano ang nakikita ni Lola, ay saka lang kami kinilabutan. Nagpatay mali siya na lang kami at dahan-dahan namin inakay si Lola papunta sa kwarto. Naipasok namin ng maayos si Lola at pinahiga na rin namin. Hanggang sa loob ng kwarto, tinatanong niya pa rin kami kung umalis na raw yung babae sa hagdan. Pangiti-ngiti lang kami ni Denise, pero ang totoo, nagtatayuan ang mga balahibo namin. Sandali naming binantayan si Lola. Nagpaalam ako sandali sa girlfriend ko para kunin yung phone ko sa cottage. Paglabas ko pa lang ng pinto, ay nasipat ko agad na may babae sa hagdanan. Yun pa rin yung suot niya at yung imahe niya kapag nakatalikod ay yun na yun pa rin. Nagtaka si Denise kung bakit nakatayo lang ako sa tapat ng pintuan. Sinenyesan ko siya na lumapit. Nang ituro ko ang babae, dahan-dahan niya kaming nilingon mula sa kinauupuan niya. Nanlaki na lang ang mata namin ng girlfriend ko nang tuluyan na naming makita ang mukha niya. Duguan at basag ang mukha ng babae. As in, na-deform yung mukha niya. Sa takot, tumakbo agad papasok ng room ni Lola si Denise. Pero ako, napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung bakit nagawa ko pang tingnan kung saan pumunta yung babae. Nakita ko na lang siya na nasa tapat na ng bintana. Humarap muna sa akin yung babae. Mga ilang saglit lang ay hinulog niya ang sarili niya. Nang matauhan ako, ay saka ako bumalik kina Denise at Lola. Pareho kaming namumutla sa takot. Hindi na kami nakalabas ng kwarto noon hanggang sa sumapit na ang umaga. Nakalabas kami nang sunduin kami ni Papa. Bago kami umuwi, pinuntahan ko pa yung pinaglaglagan ng babae. Napangiwi na lang ako kasi grabe siguro yung tinamaan ng mukha niya. Mga tamba kasi yon ng mga coral reef na matitigas talaga. Palihim akong nagtanong sa isang staff na nandon kung kilala niya ba yung babaeng nagmumulto. Doon ko nalaman na may isa pala sa staff nila na tumalon mula sa third floor, which is yung kinaroroonan ng mga room namin. Ang sabi ng staff na yun sa akin, nagpakamatay ang babae dahil ikinalat ng boyfriend nito ang masiselang video sa internet. Hindi ko alam kung bakit siya sa amin nagpakita, pero palagay ni Denise, pinapahiwatig lang ng babaeng yun kung papaano siya namatay. Pwede rin na gustong humingi ng tulong ng kaluluwang yun. Pero anong magagawa namin? Mga guest lang naman kami sa resort na yun. Mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid. At lalo na sa inyo, Sir Van. Isa rin ako sa nakaranas ng mga paranormal. Kaya sana ay mapansin ninyo itong sulat ko. Tawagin nyo na lang akong Ronnie. Nagtatrabaho ako sa isang marketing company. Noong time na yon, maraming bago sa department namin. Kaya yung bida-bida naming manager ay nag-set ng team building. Ganon siya kapag maraming bagong hire na babae. Dahil si Sir Jan ang manager namin, ay siya ang pumili ng lahat. Mula sa sasakyan na gagamitin at sa resort na pupuntahan. Sa dami ng pwedeng pag-outingan, sa Nueva Ecija pa na pagkalayo-layo. Take note, nasa Cavite kami at napapalibutan kami ng maraming resort. Alas 3 ng hapon kami lumarga at nakarating kami sa resort ng alas 7 ng gabi. Buong akala namin kami lang ang nandon, pero may isang pamilya rin pala ang nag-rent ng resort. Buti na lang, may cottage pang natira. Meron din naman kwarto na kinuha namin.
Naka-double deck naman yung apat na kama, kaya nagkasya kami. Habang naghahanda sila sa labas, magkasama kami ni Elton sa kwarto. Nagpaiwan muna talaga kami para hindi kami mautusan. Isa pa, nalaman namin na malakas pala ang wifi doon, kaya naglaro muna kami ng ML ni Elton. Nasa kalagitnaan kami ng paglalaro, nang biglang gumalaw yung ribulto sa gilid ng double deck. Gagi, gumalaw yung ribulto sa paanan mo, sabi ni Elton. Doon kasi sa kwarto namin, Sir Van, may ribulto ni Jesus na nakatindig lang sa gilid. Kasing laki siya ng normal na tao. Hindi ko alam kung bakit ganun doon. Medyo creepy nga eh. Baliw, nasipa ako. Sabi ko na lang, kahit ang totoo ni hindi man lang dumampi yung pa ako sa ribulto na yon. At kung sakali mang masagi ko yon, hindi yun agad gagalaw. Kasi mabigat. Nagkaila na lang ako kay Elton. Iniisip ko kasi na baka nagtitrip na naman yung loko para lang matalo ako sa rank game. Pinagpatuloy namin ang paglalaro. Noong mga sandaling yun ay palingon-lingon na ako sa ribulto ni Jesus. Tamang paranoid lang ako dahil sa sinabi ni Elton. Pero nung time na yon ay nakahinga ako ng maluwag kasi wala namang nangyaring kakaiba. Nagsimula na ang team building at guess what? Napaka-boring. Sawang-sawa na ako sa ganon. Naisip ko na lang na tumambay muna sa kwarto since wala naman akong ginagawa sa labas. At gusto ko na lang na maglaro ng maglaro. Napahinto ako sa tapat ng pinto nang marinig kong parang umaalog ang double deck sa loob. Napangiti ako noon kasi akala ko may binibira na naman si Elton na chick sa loob. Pabigla akong binuksan ng pinto. Gusto ko sanang gulatin si Elton, pero nadismaya lang ako. Nakahiga lang si Elton at balot na balot ng kumot. Wala siyang ibang kasama, kundi sarili niya lang. Napaisip ako kung ano yung naririnig ko. Para kasing magigiba na yung kama sa labas. Nang tingnan ko yung kabilang double deck, napansin ko na medyo nakausog na yun ng bahagya. Magulo rin yung banig, tapos yung unan magulo rin. Sa mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit ko naisip na may kinalaman yung ribulto doon. Para kasing nagbago yung forma ng pwesto niya. Nilapitan ko na lang si Elton. Gigisingin ko sana siya. Pero paghawak ko sa kanya, inaapoy na sa siga ng lagnat. Napakainit niya. Siyempre dahil tropa ko yon, ay concern ako ng slight. Lalabas na sana ako para kumuha ng gamot. Pero narinig kong nagsalita si Elton. Alisin mo yan dito. Labas mo yan. Sabi ni Elton na parang nananaginip lang. Palagay ko eh yung ribulto yung tinutukoy niya. Hindi ko na inintindi ang sinasabi ni Elton. Kumuha na lang ako sa labas ng gamot. Sinabi ko rin sa iba naming kasama ang kalagayan ni Elton. Kaya nung bumalik ako sa kwarto, kasama ko na si Lena, yung nililigawan ni Elton. Habang inaasikaso ni Lena si Elton, pinagmamasdan ko lang yung ribulto na nandun sa kwarto namin. Maya-maya lang, Sir Van, napatayo ako sa kinauupuan ko nang mapansing may tumutulong mula sa mata ng ribulto. Lumapit kami sa ribulto at nalaman namin na dugo yung lumalabas sa mata niya. Nagtayuan agad balahibo namin, pero hindi doon natapos ang lahat, Sir Van. Dahil pagtingin namin kay Elton, may dugo na rin na tumutulo sa mata niya. Paglapit namin kay Elton eh, bigla namang gumalaw yung ribulto. Sa takot namin ni Lena, hindi na namin naisip pa si Elton. Nagunahan kaming tumakbo palabas ng kwarto. Para kaming mga tanga na nagsumbong sa manager namin. Natigil ang activity na ginagawa nila para lang samahan kami pabalik kay Elton. Nakahiga pa rin si Elton sa kama at nandun pa yung box ng dugo sa pisngi niya. Maging sila ay kinilabutan din. Pinagtulungan namin na buhatin si Elton. Inilipat namin siya ng kwarto. Sakalang bumaba yung lagnat ni Elton nung mga sandaling yon. Nagawa niyang ikwento sa amin na yung ribulto nga raw ay gumagalaw. Pumasok din daw sa panaginip niya na dahilan para muntikan na siyang bangungutin. Sinubukan namin mag-complain sa manager ng resort
Pero itinanggi lang nila na gumagalaw yung ribulto. Sinabihan pa kaming mga immoral kasi nga ribulto ni Jesus yun. Wala na rin kaming nagawa kasi mismong manager namin wala rin namang pakialam. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Elton. Pinagalitan pa kami dahil gumagawa lang daw kami ng eksena. Sa inis namin, nauna na kaming umuwi ni Lena at Elton. Akala lang nila ay may sakit si Elton na kakaiba, kaya dumudugo ang mata niya. Pero kami, alam namin may something talaga sa ribulto. Unang tingin mo pa lang ang creepy na eh. Habang nasa biyahe kami pa uwi, nag-text sa amin yung isa naming katrabaho. Pauwi na rin daw sila. Paano ba naman kasi? Nakita rin nilang gumalaw yung ribulto ni Jesus. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Sana po ay mabasa niyo itong message ko. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po akong Marnie. Magandang gabi po sa inyo, Sir Van. Isishare ko lang ang experience ko na nangyari lang last year. Hindi ko na lang sasabihin kung saang resort ito naganap. Basta around Cavite lang po ito. Masayang masaya ako noong matanggap ako sa inapplyan kong resort. Bakasyon noon, kaya naghanap talaga ako ng part-time job. Sinuwerte naman na may natagpuan agad ako. Nang tawagan ako na magsimula na agad, hindi na ako nag-atubiling pumunta at mag-report sa kanila. Pagpunta ko doon ay mismong may-ari ng resort ang nakausap ko. Pagkatapos niyang ipaliwanag sa akin ang lahat, ipinasa na niya ako sa babae na tawagin na lang nating Marites. Siya ang trainer ko. Dahil bago pa lang ako, lahat ng kasama ko sa trabaho ay inggit sa akin. Bukod kasi sa ako ang pinakamaputi sa kanila, ako rin ang pinakamaganda. Yung inggit nila siguro ang dahilan kung bakit inilihim nila sa akin ang isang bagay. Sa unang gabi ko ay okay naman. Nakakapagod pero kinaya ko. Sa mga sumunod na gabi ay dito na ako nahirapan. Hindi dahil sa mga kasama ko na insecure, kundi dahil sa nararamdaman kong kakaiba sa resort. Mula nang utusan ako ni Marites sa tagong parte ng resort na yon, pakiramdam ko na lagi ay may nakamasid sa akin. Nagsimula lang din yun nang makita ko ang maliit na balon doon. Sa unang tingin ko pa lang, parang may hindi na tama. Pero dahil kailangan kong sumunod sa utos, ay binaliwala ko na lang ang nararamdaman ko. Naalala ko pa last year, Halloween noon, may isang kumpanya ang nagrenta ng buong resort. Kaya puyatan talaga kami noong mga oras na yon. Etong si Marites, inutusan na naman akong kumuha ng balde doon malapit sa balon. Dinala ko na lang yung cellphone ko para may ilaw ako. Madilim doon at hindi gaanong sumasapat yung ilaw ng phone ko para maliwanagan ang buong paligid. Medyo napatagal ako sa paghahanap kasi hindi ko makita yung balde na sinasabi ni Marites. Mga ilang sandali lang ay may naririnig na akong sumisitsit sa likuran ko. Napatigil ako sandali, pero nagpanggap na lang ako na wala akong naririnig. Kumanta-kanta pa nga ako para lang malibang ako at mapunta sa ibang atensyon ko. Pero sadyang may gustong magpapansin sa akin noon. Bigla na lang kasing nagsigalawan yung mga bote na nakaayos sa gilid. Napausog ako at napadikit sa pader sa gulat. Kasunod naman noon ay ang sunod-sunod na pagsitsit sa akin. At sa pagkakataon na yon ay alam ko nang nanggagaling sa likod ng balon ng sitsit na yon. Napansin ko rin na yung mga halaman na nandoon ay gumagalaw. Napahaplos na lang ako sa sarili kong braso. Dumoble kasi yung lamig na nararamdaman ko. Bago pa ako may makitang hindi ko magugustuhan, bumalik na ako kay Marites na walang dalang balde. Nainis na lang ako nang makita akong nasa kanya na pala. Sa totoo lang, Sir Van, ay nilagnat po talaga ako kinabukasan. Hindi ako nakapasok dahil sa sobrang stress at takot. Isang araw din ako nagpahinga at mabuti na lang ay pinayagan ako ng boss namin.
Wala akong kakampi sa trabaho. Lahat sila inggit sa akin. Kaya kahit alam nila na may kung ano doon sa balon, paulit-ulit akong inuutusan ni Marites na pumunta doon. Kung hindi lang siya ang humahawak ng time card ko, baka hindi ko siya sinunod. Isang hapon, habang wala pa kaming guest, naisipan kong pumunta sa kinaroroonan ng balon. Kusa lang akong nagpunta doon. Naisip ko kasi na baka kaya ako tinatakot ay dahil mahina ako. Kaya nagtapang-tapangan ako nung mga sandaling yon. May tao ba dyan? Tanong ko habang nakatingin doon sa balon. Wala akong nakuhang tugon. Sa halip ay humangin lang ng malakas. Marahan akong lumapit sa may balon. Nagsimula ang curiosity ko nang may marinig akong kaluskos sa likuran noon. Huminto ang mga tunog, kaya napahinto rin ako. Napansin ko na lang Sir Van na umaangat na yung buhok ko. Hindi ko na lang muna pinansin. Nakatuon lang ang atensyon ko sa may balon. Sinubukan ko pang lumapit, hanggang sa nakita ko na nga ang nagtatago sa likod ng balon. Nandun ang isang nilalang na parang kasing laki lang ng isang dangkal na kamay. Habang nakatingin ako sa kanya ay hindi ako makahinga. Bigla ring uminit yung pakiramdam ko. Hindi ako makagalaw ng mga sandaling yon. Habang direkta lang na nakatingala yung nilalang sa akin. Mabuti na lang at napadaan doon si Manggaren, yung guard namin. Biglang nagtago yung maliit na nilalang. Saka lang ako nakahinga. Naigalaw ko na rin yung katawan ko. Hinila ako ng guard namin palayo doon. Nag-aalala ang mukha niya habang sinasabi na hindi dapat ako nagpunta doon. Duwende raw kasi ang nasa likuran ng balon na yon. Sa ginawa ko raw, posibleng pag-initan ako ng duwending yon o baka naman ay mahumaling sa akin. Yung duwende na rin na yon ay ang pinakalihim daw ng resort. Kaya walang pinapapunta sa parte na yon. Gusto lang siguro akong mapahamak ni Marites. Kaya niya ako pinabalik-balik doon nung una. Bumalik si Manggaren sa tapat ng balon. Nakasilip lang ako habang pinagmamasdan siya na nagsasalita at kinakausap ang duwende. Humingi si Manggaren ng pasensya. Pagkatapos ay isinama na rin ako paalis ni Manggaren. Hindi ako tumagal sa trabahong yon dahil sa stress. Nag-resign agad ako sa unang sahod ko. Tuwang-tuwa sila Marites nang mawala ako doon. Pero noong huling balita ko sa kanila, nagkaroon daw ng matinding sakit si Marites. Nalaman ko kay Manggaren na pinarusahan daw ng duwende si Marites dahil sa ginawa nito sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit humingi sa akin ng tawad si Marites. Pinatawad ko naman siya, kaya paunti-unti ay naging maayos na rin ang kalagayan niya. Hindi ko makakalimutan ang karanasan na yon. Doon ko napatunayan na bukod sa tao at hayop, may iba pa palang nandito sa ating mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat, kamalikmata. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Norbert. Nais ko lang ibahagi ang aking karanasan noong nag-aaral pa lamang ako sa high school taong 90s. Nag-aaral ako sa isang kilalang paaralan sa Maynila, near Espanya lang. Huwag na lang nating pangalanan ng school na yon para sa kanilang inaalaga ang imahe. High school pa lang po ako, Sir Van. Sinanay na ako ng mga magulang ko na mag-isa. Never akong nakatikim na may nagsusundo sa akin at naghahatid. Di gaya ng ibang estudyante na kahit high school na, hands-on pa rin sa kanila ang nanay nila. Samantalang ako, mag-isa akong nagsikap mag-aral. Ang gagawin lang ng parents ko ay magbibigay ng pera pang gastos. Dahil mukhang walang magulang na nag-aaruga sa akin noon, lapitin ako ng mga taong hindi ko naman kilala. Yun bang mga nag-aalok ng hatid pa uwi? Kahit lalaki naman ako, malabong mapagsamantalahan, hindi pa rin ako sumasama. Wala kasi akong tiwala kapag hindi ko talaga kilala. Kahit sa loob mismo ng school namin, ay may nangungulit sa akin. Pangalanan na lang natin siyang Ate Flor. Hindi ko na matandaan kung ano siya sa school namin. Hindi siya teacher at hindi rin naman siya guard.
Hindi rin naman siya naka-assign sa kantin. Basta palagi ko lang siyang nakikita sa daan na palaging may dalang mga papel. Basta staff siya, Sir Van. Bigla akong nilapitan noon ni Ate Flor habang nagliligpit ako ng pinagkainan sa kantin. Ini-invite niya ako sa Bible study nila sa lugar nila. Noong mga time na yon, hindi naman talaga ako palasimba na tao. Para kasi sa akin, nasa simbahan ng mga makasalanang tao. Pero itong si Ate Flor, ang kulit-kulit niya kahit na tumanggi na ako noong una. Hindi pa uso ang salitang stalker noon. Pero sa mga pagkakataon na yon, ganun na ganun ang ginagawa ni Ate Flor. Minsan ay hindi na ako komportabling maglakad mag-isa. Kahit na hindi ako pala kaibigan, sumasabay ako sa iba kong kaklase para lang hindi niya ako malapitan. Isang beses hindi na siya nakatiis at talagang nilapitan niya ako kahit marami akong kasama. Kumakain kami sa kantin nang biglang mag-offer ng kwintas si Ate Flor. Binibenta niya yung kwintas sa akin sa halagang 10 piso. Ang sabi niya ay suswertihin daw ako kapag nag-edad ako ng 20 anyos. Wala akong balak na tanggapin yon. Ang kaso, nahihiya ako sa mga kasama ko. Kaya wala akong nagawa kundi bilhin na lang yung kwintas kahit hindi ko naman gagamitin. Agad na umalis si Ate Flor at wala man lang sinabi sa akin. Tiningnan ko yung kwintas. Kulay gold siya pero alam kong tanso lang yon. Hugis at sulok na may mata sa gitna. Nilagay ko na lang siya sa bag ko kasi wala talaga akong hilig sa mga kwintas. Makalipas ang ilang araw ay hindi ko na nakita si Ate Flor. Ang sabi ng ibang staff, bigla na lang daw hindi na pumasok. Naisipan ko siyang hanapin kasi bigla na lang nagkaroon ng kamalasan sa pamilya namin at malakas ang kutob ko na yung kwintas ang dahilan. Ilang beses ko kasi siyang itinapon pero bumabalik siya sa bahay. Naisip ko na baka kailangan ko siyang ibalik sa may-ari. Ang kaso, hindi ko na matagpuan si Ate Flor. Nagkasakit si Papa sa baga kahit na ang healthy-healthy ng katawan niya. Talagang biglaan lang ang lahat. Sa loob lang ng ilang araw ay namatay ang tatay ko. Masyadong mabilis ang mga pangyayari kaya hindi agad nag-sink in sa utak ko ang lahat. Nang mamatay ang tatay ko, napansin kong may nangyaring kakaiba sa kwintas. Yung pendant niya ay nag-iiba ng kulay. Pero bumalik din sa dati nang mailibing na si Papa. Nung una akala ko nagkataon lang. Kaya kahit yun ang pinagbibintangan ko sa kamalasan ko, hindi ko na lang muna pinansin. Noong mga panahon na yon, ay nagtataka na ako kung ano ba talagang klase ng tao si Ate Flor. Para kasing may sumpa yung kwintas. Mula nang dumating yun sa buhay ko ay minalas na ako. Dahil makalipas lang ang isang buwan, si Mama naman ang nadali. Nasa school naman ako noon, nang tumawag yung pinsan ko na nahulog daw sa bangin yung sinasakyan nila Mama. Noong time kasi na yon, nasa Baguio ang nanay ko para sa isang business. Halos gumuho ang mundo ko nang dahil sa nangyari. Dalawang magkasunod ang nawala sa akin. Huminto ako sa pag-aaral dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kahit na anong gawin kong pagtapon sa kwintas, bumabalik at bumabalik pa rin siya sa akin. Gusto sana akong ampunin ng mga kamag-anak ko, kaso natakot naman ako na baka pati sila madamay sa sumpa na meron ng kwintas. Kaya magmula nun, Sir Van, mag-isa akong namuhay sa bahay. Hanggang sa sumapit na nga ang 20th kaarawan ko. Saktong kakatapos ko lang ng college. Nagkatotoo ang sinabi ni Ate Flor na may magandang mangyayari sa akin sa edad ko na yon. Natanggap agad ako sa isang kilalang kumpanya sa Makati at nagsunod-sunod na ang biyaya sa akin. Biniyayaan ang 2 anak. Palagay ko ang nanay at tatay ko ang naging alay para makuha ko ang sinasabing biyaya ni Ate Flor. Hanggang sa mga puntong ito, Sir Van, nasa akin pa rin ang kwintas. May mga pagkakataon na bigla siyang umiinit. Hindi ko alam kung bakit. Basta itinatago ko na lang siya para wala nang madamay pang ibang tao sa sumpang daladala niya. At para na rin hindi mawala ang swerte na dumadaloy sa kapalaran ko at ng pamilya ko.
Ayun lang po, Sir Van. Salamat po at God bless. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Sir Van. Matagal na akong supporter ninyo. Mapansin niyo sana itong sulat ko. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Esang. Ang karanasan kong ito ay sa Municipal Main Parañaque National High School nangyari. Way back 2015 ay nag-aaral pa ako sa nasabi kong school. Sobrang laki ng school na yan. Ang daming estudyante. As in, transferred lang ako noon. Galing pa akong Tarlac. Pinag-aral lang ako ng tita ko dito sa Manila kasi hindi na ako kayang paaralin ng parents ko. Palakaibigan akong tao, kaya kahit na bago pa lang ako ay marami na agad akong nakilala. Sa dami ng nag-aaral doon, hindi ko inakala na may mga nangyayari din palang kababalaghan doon. Alam kong medyo cliche o pangkaraniwan na itong ikukwento ko. Pero nang minsang umihi ako kasama ng kaklase kong si Medina, may naririnig kaming batang umiiyak. Napaisip naman kami kung bakit may bata sa CR namin. Eh, puro naman high school ang nasa eskwelahan namin. Nagkatinginan at nagkaturoan kami ni Medina kung sino ang titingin sa isang cubicle. Doon kasi namin naririnig yung batang umiiyak. Dahil ayaw ni Medina, eh ako na lang ang nagpresenta. Pagtulak ko ng pinto, ay wala namang tao. Nagkabiruan pa nga kami ni Medina kasi walang tao pero may tae. Nagawa pa namin magtawanan noong mga oras na yon. Nang palabas na sana kami, narinig namin ulit ang iyak ng bata. Yung iyak niya ay para siyang natatakot. Natigilan kami ni Medina. Dahan-dahan kaming sumilip sa may pinto at doon ay nakita namin ang isang bata. Nakaupo sa sulok at nakatalikod sa amin. Normal na bata lang siya kung titingnan. Pero nang mas dumapit na kami, napansin namin na wala siyang ulo. Halos mahubaran ko si Medina dahil sa paghahawak ko sa palda niya nang magtakbuhan kami. Alas 5 pa lang ng hapon nun, Sir Van, pero may nagpakita na agad sa amin na ganon. Hingal na hingal kami ni Medina nang makalayo na kami. Pagdating namin sa room namin ay kinuwento agad namin sa ibang nangyari. Hati ang reaksyon ng iba. May ibang naniniwala at may iba rin namang hindi. Base sa iba, kadalasan daw nagpapakita yung mga multo sa school namin sa mga transferee. Nung una akala ko tinatakot lang talaga nila ako. Kaya tinawanan ko lang sila. Kahit na sa loob-loob ko ay kinakabahan na ako. Makalipas ang ilang araw, ay hindi na kami umiihi ni Medina ng dalawa lang kami. Sumasabay na kami sa maraming umiihi. Kapag naiihi kami sa oras ng klase, ay tinitiis na lang namin. Dahil alam namin sa mga ganong oras, wala gaanong estudyante ang lumalabas para umiihi. Dumating ang araw ng class picture namin. Muntikan pa akong hindi makasama. Buti nakapasok ako. Sa bandang likuran ako pumuesto. Tabi kami siyempre ni Medina. Gusto ko kasi katabi ko ang tinuturing kong best friend sa picture. Habang pinapaayos kami ng photographer, nagtataka ako kung bakit may nararamdaman akong malamig sa bandang kaliwa ko. Samantalang tanghaling tapat nun at tirik na tirik pa ang araw. Kahit nasa covered area kami, sa normal na araw ay ramdam mo ang init. Pero nung mga pagkakataon na yon, palagay ko ay may hindi tama sa paligid. Tinanong ko si Medina kung nararamdaman niya rin ba yon. Hindi naman daw siya nilalamig, pero may naamoy siyang kandila. Nalilito kami kasi sa aming lahat, dalawa lang kami ni Medina ang nakakaramdam. After ng class picture namin, biglang sumama ang pakiramdam namin ni Medina. Hindi ko na talaga kinaya pang makinig sa lesson. Kaya nagpadala na agad ako sa klinik. Habang si Medina naman, pinilit pa rin niyang umattend ng class. Nurse lang ang kasama ko sa klinik. Paalis-alis pa siya, kaya halos ako na lang talaga ang mag-isa doon. Pinaupo lang ako ng nurse sa sofa.
Matapos niya akong check-upin. Napapapikit pa ako ng mga sandaling yon dahil sa sama ng pakiramdam. Maya-maya lang, bigla na lang may naririnig na naman akong umiiyak na bata. Napadilat agad ako dahil alam ko na agad kung ano yon. Nang subukan kong lumabas, ay bigla na lang humigpit yung doorknob. Sigaw ako ng sigaw sa sobrang takot. Nang mapaiyak na ako, ay may narinig na akong mga nagtatawanan sa labas. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin yung mga kaklasikong bully. Tawa sila ng tawa sa ginawa nila. Pag alis nila ay bumalik na lang din ako sa kinuupuan ko. Nakahinga ako ng maluwag. Hinintay ko na lang ulit ang nurse na makabalik. Makalipas ang ilang minuto, bigla na lang may batang dumaan sa labas ng pinto. Nawala ang antok ko ng mga sandaling yon. Sumilip ako doon dahil inakala ko na baka yung mga kaklase ko lang yon. Pero pagtingin ko sa hallway ay wala namang katao-tao. Nananayo na ang balahibo ko. Binalik ko ang tingin ko sa loob ng klinik. Sandali akong napako sa kinatatayuan ko nang makita akong may batang nakaupo sa likuran ng sofa. Nakatalikod at walang ulo. Naninikip ang dibdib ko, Sir Van. Nag-init yung buong mukha ko. Saka lang ako nakagalaw nang dumating na yung nurse. Hindi ko na siya hinintay pang makapagsalita. Tumakbo na ako pabalik ng room namin. Kahit na masama ang pakiramdam ko, pinilit ko na lang yung sarili kong makinig sa klase namin. Lumala ang lagnat ko nung araw na yon. Kaya tatlong araw bago ako ulit nakapasok. Pagpasok ko sa room namin, nagkakagulo sa room namin. Lahat sila napatingin sa akin nang dumating ako. Sa kanila pinakita sa akin yung class picture namin na pinamahagi na. Sa picture, may katabi akong batang babae na walang ulo. Ang nakakapagtaka lang, kapareho ng uniform namin ang uniform niya. Nasa bandang kaliwa ko siya sa picture at medyo nakadikit siya sa akin ng bahagya. Nang dumating ang teacher namin, maging siya ay kinilabutan din sa nakita niya sa class picture namin. Sabi ng photographer, wala naman daw siyang nakitang ganun nang ipa-develop ang picture namin. Noong araw na yun ay nabalot ng kababalaghan ng classroom namin. Mabuti na lang din, Sir Van. Dumating na rin ang sem break namin noon. Kaya ilang araw kaming walang pasok. Nang bumalik kami sa school, ay hindi na nagpaparamdam ang bata. Palagay ko, nagparamdam lang yun dahil sa malapit na ang araw ng mga patay noon. Hindi namin alam kung bakit siya sa amin nagparamdam ni Medina. Pero isa lang ang alam namin. Pag-aalaga-ala lang yun sa school namin. At baka nga hanggang ngayon, nandoon pa rin ang batang walang ulo. Tawagin niyo na lang akong Teacher Jesse. Nagtuturo ako sa isang school sa Pasay mula 2010 hanggang sa kasalukuyan. Sa tagal ko nang nagtuturo doon, ay marami na rin akong naranasan na kababalaghan. Pero itong pinakamalala lang ang ibabahagi ko sa inyo. Filipino subject ang tinuturo ko sa mga bata. At nung time na yon, buwan ng wika. May event sa school namin kung saan isang linggong magsusuot ng mga pangmakabayang kasuotan ng mga estudyante. Ganoon din naman ang teachers. Kaya kahit saan ka magpunta sa sulok ng school namin, may makikita kang nakasaya o kaya naman ay nakabarong. Ang ganda-ganda tingnan na halos lahat ay nakaganon. Wala na sana akong problema dahil naging successful ang klase ko. As in lahat sila perfect uniform. Kaso isang hapon, pumunta ang isa kong advisory student sa faculty. Tinanong niya sa akin kung may kaklase daw ba silang transferee na matangkad. Akala kasi ng iba nilang kaklase ay doon yun sa room nila. Nagtaka naman ako kasi wala naman talaga. Base sa estudyante ko, yung sinasabi niyang estudyante ay nasa CR. Ayaw magpapasok. Nakaharang lang daw sa pintuan. Natatakot naman silang dumaan kasi yung itsura daw ng lalaki, nakakatakot tingnan. Tulala at nakangiti raw. Yung banyo at yung room namin, magkatabi lang talaga. Kaya pinuntahan ko na muna sila ron.
Naabutan ko sa tapat ng banyo na may tatlo akong estudyante na ingihina. Hindi sila makapasok kasi sinarado yung pinto. Nagkataon na hinihintay pa nila ang subject teacher nila that time. Tinula ko yung pinto at bumukas naman. Wala namang tao sa loob. Medyo nainis ako ng bahagya kasi mula faculty room nagpunta pa ako doon nang wala naman akong napala. Akala ko noong mga sandaling yon ay nagloloko na naman ang mga bata. Pero napapaisip ako sa mga itsura nila. Seryoso ang ilan sa kanila at talagang wala sa itsura nila ang nakikipagbiruan. Pagkatapos mag-CR ng tatlo kong estudyante, pumasok ako ulit para suriin ang banyo. Baka ako may nakapasok na third o fourth year. Pang first and second year lang po kasi ang banyo na yon. Nadismaya ako nang wala naman akong nakita. Maliit naman ang bintana at mataas, kaya malabong may makalusot doon. Pero nang tumingin ako sa likuran ng pinto, may nakita akong parang bakas ng dugo doon sa bowl. Palihim at isa-isa kong tinanong yung tatlong estudyante kong babae. Baka kasi isa sa kanila ay dinadatnan na. Pero wala naman daw. Napapailing na lang ako nang pabalikin ko sila ng room. Makalipas pa ang ilang oras, ay sumapit na nga ang alas 6 ng gabi. Pinauwi ko na ang mga estudyante ko. Mag-isa na lang ako sa room namin. Nag-aasikaso ako ng mga projects ng mga bata. Tutok na tutok ang mga mata ko sa chinechikan ko habang nakayuko. Naramdaman ko na lang na may lumapit na estudyante. Nakayuko ako kaya nung una ay hindi ko nakilala. Akala ko naman kasi estudyante ko sa ibang level. Anong kailangan? Tanong ko na hindi man lang nag-angat ng tingin. Hindi siya sumagot sa akin. Inulit ko ang tanong ko, pero nanatili lang siyang nakatayo sa harapan ko. Napatigil na ako sa pag-check nang mapansin kong kulay itim ang barong niya. Naalala ko na wala kaming inaallowed na itim na barong, kaya malabong estudyante ko yon. Noong mga sandaling yon, ay nananayo na ang balahibo ko sa di ko malamang dahilan. Natatakot akong iangat ang tingin ko kung sino ba ang nasa harapan ko. Tinanong ko siya kung sino siya at anong kailangan niya. Lakas loob ko na lang na sinabi yon, kahit ang totoo na mamawis na ako sa kaba. Wala pa rin lumabas na salita sa bibig niya, hanggang sa bigla na lang namatay ang ilaw. Sobrang kilabot ang naramdaman ko ng mga sandaling yon, Sir Van. Nakaupo lang ako at halos isubsub ko na mukha ko sa mga folder. Ang nakikita ko lang sa kanya ay yung bandang bewang niya. Mga nasa 5 minuto yatang nasa harapan ko ang lalaki. Tapos 3 minuto yatang walang ilaw. Mga ilang sandali lang ay mabagal na siyang naglakad. Kitang-kita pa ng 2 kong mata kung papaanong tumago siya sa nakasaradong pinto ng classroom. Nang bumalik ang ilaw ay nawala na rin ang lalaki. Hinang-hina akong lumabas ng kwarto. Nahihilo pa akong tumakbo papunta sa faculty room. Sakto naman may mga tao pa sa faculty room. Inasikaso naman nila ako nang mapansin nilang namumutla ako. Bukod sa akin, isa pa sa mga co-teacher ko ang nakakaramdam din ng mga ganon. Kaya nang balikan namin ang room, sandali kaming nagrosaryo doon kasama ang ibang teachers na pauwi na sana noong time na yon. Kinabukasan ay pumasok pa rin ako kahit masama ang pakiramdam ko. Pinatawag ko sa faculty yung 3 kong estudyante na nakakita rin sa lalaki. Nilarawan nila sa akin ang itsura. Tumugma ang ilan sa sinabi nila, lalo na yung suot na itim na barong. Nang papuntahin ko na sila sa room nila, wala pang 10 minuto ay bumalik naman sila sa akin. May kumakalabog daw kasi sa CR. Rinig na rinig nila sa room. Dahil doon, ay pansamantalang wala munang klase. Nagkasundo kami ng principal na ulitin ang padasal sa room at sa banyo. Magmula nang ginawa namin yon, ay hindi na nagparamdam pa ang misteryosong lalaki. Pero kahit na ganon, ay nanatili ng takutan sa school namin ng lalaking nakaitim na barong.